Hello! Hi guys! Hi guys! So guys, bibidyoan lang natin yung barko namin. Almost done na. Matatapos na. Bukas lalabas na kami dito sa Trinidad at nabalik kami ulit doon sa may puerto. Doon tataposin yung puerto pa. Okay guys, let's go guys! Silipin natin yung ilalim ng barko. Let's go! Almost done na siya. Kakaunti na lang yung pipinturahan nila. Kakaunti inaayos na lang sa propeller at radar. At matatapos na. Ni hao. So guys, pababa na tayo dito sa papunta sa ilalim ng barko. Ito yung dry dock. Yan. Pag pinump out na yung tubig, papatong na dyan yung barko. So guys, ito yung chain. Ito yung pinay out ko nung nakarang araw pa. Bali, pinay out ko tapos nilatag nila dyan para blastingin at saka tanggalin yung mga kalawang. Okay, baba na tayo guys. So guys, nagpipintura na sila ng logo sa unahan ng barko. Okay guys, tapos na tayo dito sa forward. Pupunta naman tayo doon sa upward. Titingnan natin yung propeller naman. Okay. Yung inaapakan ko, yung dinadaanan ko, yung mga katina. Yung basa din kasi doon, yung putik. Okay guys, dito tayo sa pinakailalim talaga. Ayan, nakapatong siya. May pinapatungan siya. Parang siyang patong sa ilalim dito sa pinaka-cave niya. Ito, parang simento ito. Tapos, simento.
silinto, tapos ito may rubber ata to. Tapos sa silinto, ay hindi, kahoy. Parang kahoy siya, silinto, kahoy. Tapos kahoy uli, tapos silinto. Pero yan guys, marami. Oh my God guys, parang nakakatakot dito. Andito na talaga tayo kasi ito yung pinakailalim ng barko guys. Doon ako dumaan. Tapos tatapusin natin dito hanggang sa ilalim. Sa kabila. Dira itong mangyari na makakadaan tayo sa ilalim ng barko simula sa starboard side at sa port side. Okay, ayan guys, napatawid na ako. Simula doon, lalim. Sa starboard side, tapos simula dito sa port side. Okay. Ayan. Punta naman tayo sa apart. Talagang dito, umay talaga ako para masubukan. Medyo nakakatakot lang. Eh, para ma-experience din natin. Yan, gano'ng karami yan yung mga nakapagod sa ilalim. Yan, pagka pinamout na yung tubig, siyempre dapat yan, papatang yung barko sa ilalim para ma-maintain ito. Pag-blasting nilang pinatagalim ng barko. Tapos, yan, pipinturahan ulit ng panibago. Guys, tawid tayo sa kabila. Papunta tayo sa, galing tayo sa port side, papunta tayo doon. Tayo sa starboard side, tapos didiretso naman tayo ng part. Hello! Guys, mapipinturahan natin sa ilalim. Parang nakakatapot lang guys dito sa ilalim. Si sa laki ng barko tapos ganyan na okay, may tao naman. Punta din tayo din. Nakakatapot dito guys sa ilalim. Ayan, may gumagawa. Hello! Hello! Hi! 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 Ni hao! Ayan. Nag-stencil siya guys. Ayan, sa kapit ng barko. Ni-hao! Ni-stencilan niya doon yung mga markings doon. So guys, andito talaga tayo sa ilalim. Yan. Diretso tayo papuntang apart doon sa may propeller. Malapit na tayo sa may propeller. Pero dito na tayo dadaan kasi may nag may nagaano doon, nag-windy. Guys, galing tayo doon kanina sa forward. Doon, layo. Tapos ngayon dito na ako sa apart. Dito sa may propeller. Makikita natin yung propeller guys. So guys, ayan, hindi pa sila tapos kaya minamadali na nila kasi hanggang bukas na lang kami dito sa dry dock. At bukas lalagyan na ito ng tubig para makalabas na kami. So guys, yan, lalagyan to ng tubig, pupunuin
para lumutang yung barko. Pagkalutang, saka naman bubuksan yung lock ng dry dock. So guys, ayan, minamadali na nila kasi bukas may papalit na sa amin dito sa dry dock. Kaya kailangan matapos na nito nila itong araw na to. By schedule kasi dito at marami pang nakapila doon sa labas na idadry dock din. So guys, sa pagkatapos malinisan, mablasting yung propeller at malinisan ng mabuti, may mini-maintain sila dyan every 5 years yung seal ng shop papunta sa propeller, yung connection niya. At saka guys, nilalagyan nila yan ng treatment para hindi kalawangin kaagad at saka kapitan ng mga sisi, para within 5 years ay maging okay pa rin yung propeller at saka yung rudder. Guys, mabalik na ulit tayo. Dito tayo sa barko. I-share ko na rin yung ilalim ng barko. Yung mataas-taas lang aakyatin natin, guys. Hello! Hi! So guys, sa bukas magbibideo ulit tayo for final dun sa baba sa may propeller at saka magkakaroon din kami ng pictorial, picture taking ng lahat ng crew bago lagyan ng tubig yung lock ng dry dock. Yan guys, doon tayo galing kanina sa baba. Andito na uli ako sa taas, sa pabalik na uli sa barko. Paakyat na uli. So guys, thank you so much for watching and have a good day to all of you guys.